Set of clothes na ipapack natin later. Turo ko sa inyo kung paano magpack ng light for an overnight stay pag outing. So, yan po yung mga napili kong damit na dadalhin sa nalalapit naming outing. Hey everyone! Welcome to my channel, Just Jennifer. And today's topic ay i-share ko sa inyo kung paano magpack ng things pag merong summer trip or summer getaway or any outing. Basta yun. Ito po yung una kong ginagawa. Sana makatulong sa ibang girls. Ang hassle din kasi talaga pag mag-outing ay yung pag-pack ng gamit. Yung mga isusuot mo, yung mga dadalhin mong ka-eker labuhan, mga ka-artian sa buhay, pang-aura, and syempre mga essentials. So, para maiwasang may makalimutan dalhin, especially, example pala, sa camping ka, magka-camping ka, magka-tent-tent kayo, ganun. Tapos, nasa isang island kayo. Tapos, pagdating mo dun, tsaka marirealize na wala ka palang dalang toothbrush. O, diba? Paano ka naman makakasurvive nun nung walang toothbrushan? Sa isang island ay madalang ang tindahan. Hindi ka rin pwede manghiram ng toothbrush. So, ayun. Ang dami kong sinabi. Yung first things first, list mo yung mga gamit na dadalhin mo. Hindi pala to listahan. Ito yung listahan ko. Sorry. Sana. List mo yung mga gamit mo na dadalhin para maiwasan mo yung hassleness sa pagpapako ni papak mo at yung hassleness na may maiwan kang gamit. So, ayun na. Nakagawa ka na ng listahan ng mga dadalhing gamit. Ang next na gagawin natin ay pagsasama-samahin natin yung mga gamit sa listahan like clothes. Yes. Ang gulo ng mga to. Yan, yung mga toiletries, neck pillow, yan. So, pagsasama-samahin na lahat nung nilista mo para ilalagay na siya sa bag. Usually kasi, ako, pag may outing, one week before ng outing, hindi naman po sa sobrang excited ko sa outing, ganun lang po talaga ako, a week before ng outing, nagpapak na ako ng gamit. Ewan ko kasi, para kasing, pag a day before ng outing ako magpapak, feeling ko may iwan ako, may makalimutan akong dalhin kahit may listahan eh. Kaya na-amaze ako sa mga kasamahan ko, mga ka-office ko, yan. Kaya lagi nila ako inaasar, naka-ready na daw ba yung gamit ko, kahit ang layo pa nung yung mismo outing date namin. At hindi ko kayang magdala ng isang bag lang. Sabihin ko kung bakit, pero na-amaze ako sa mga isang bag lang na dadala sa outing. Anyways, yun. So, sama-sama na yung gamit. So, next step na tayo sa ginagawa ko. So, nandito na tayo sa next step, ang paglagay ng gamit sa bags. So, nalista mo na yung mga dadalhin mo, na pagsama-sama mo na yung mga nilista mo. So, ngayon, ilalagay na natin siya sa loob ng bag. Ipapakita ko sa inyo yung ginagdala kong bag pag-outing. Ito. Dito ko nilalagay yung mga damit ko, kasi para, matigas kasi po eh, parang sa luggage. Luggage din naman siya. Luggage bag. Kasi usual luggage bag yung trolley eh. Pero ito kasi hand carry lang. So, very convenient talaga. So, dito ko nilalagay mga damit. Niroroll ko siya. Ayan. Ito yung loob niya. Meron siyang mirror. And may mga pockets na pwedeng lagyan ng toiletries. Pero ako kasi, girls, hindi ko sinasama yung toiletries ko or any na may sabon. Toiletries nga. Yung mga toiletries ko, hindi ko sinasama sa mga clothes. Kasi baka may tendency mag-leak yung mga toiletries na yun, like shampoo or conditioner. Hindi natin maiwasan kasi yung bags. Minsan nilalagay sa compartment na sasakyan, sa baba ng sasakyan, sa paanan nyo. Hindi natin masasabi kung ano pwede mangyari. Kaya, ayun, hindi ko siya sinasama sa ibang bag siya. So, ito yung loob niya. Dami siyang pwedeng ilagay na bags. Niroroll ko yung gamit. Ayan, so, papakita ko sa inyo. Like this, pajamas. Sa isang side yung mga pang-bottoms. Like ito, jeans. Jeans ka siya dito. Ayan. Ayan ko sa inyo ipakita. Jeans and pajamas. Tapos meron din akong dalang cover-ups. Ayan. Kasi sa biyahe, yan. Sa biyahe, malamig sa van.
Ayan, nagdadala ko ng pang-cover. Pero ito talaga, hindi ko siya nilalagay sa dito sa maleta kasi para madaling kunin. Usually, dala ko na to pagpasok ng van para hindi na-hassle. So, huwag natin ito isama sa luggage bag. Then, yung mga blouses, ayan, like this. As much as possible kasi mga tinadala kong damit, madami din. Mga 2 to 3 sets. Pero yung mga maninipis lang ang tela para madali siyang ipack. Hindi yung mga bulky. Yun. Kasi pag bulky, mahirap siya ipack. Tapos baka ma-deform pa. So, yan. I-roll ko lang siya. Hindi nyo makikita. Ayan. Tapos yung i-roll ko siya dyan. So, ayan. So, kasha pa siya dito. Ito yung pajama tsaka yung pants eh. Kasha pa siya dito. Ayan. Then, isang pang cover up sa swimming. Roll natin. Rolling in the deep. Kasha pa siya sa isang side. There. Ayan. So, yun. I-roll pa natin yung ibang gamit. Fast forward na lang natin kasi ang dami nito. Papakita ko na lang sa inyo yung after ko na siyang may pasok dito. So, done na ako mag-pack ng things. Papakita ko na sa inyo yung sa maleta ko na mga rolled na damit. So, magkakasama na dito yung mga ibang naka-rolled na damit. Ito kasi may pad tong swimsuit na to kaya hindi ko siya ni-roll. Ito yung ipapatong ko dito sa taas. And yung mga underwear ko kasi tsaka yung swimsuit na Brian Pandy. Nilalagay ko siya sa Ziploc. So, para ano din, sanitation. So, naka-Ziploc siya. Ang titi din. Ayan. So, isasara na natin to. Yung mga clothes. Kasha na siya dito. There you go. Meron siyang lock. Yung parang ano ba ito, magic tape ba tawag dito? Ayan. So, para mas secure, para pagbukas mo hindi tatapon or kakalat yung mga damit. So, pwede na siyang isara. Ayan, punong-puno na naman po yung bag ko. Ng damit. Here you go. So, okay na tayo dun sa first bag. Meron siyang lalagyan ng padlock. Pero hindi ko naman yung pinapadlock kasi hindi pa naman ako nag-airport or travel abroad. Kaya, ito lang siya. Okay na tayo sa next bag. Okay, sa next bag. Yung next bag ko naman, dun ko nilalagay yung mga iba kong gamit. Bukod sa mga damit. So, si damit lang naman talaga ang nahiwalay dun sa isang bag. Okay, so, itong bag na to. Sige, ito nung lalabas ko po last Christmas. Dahil alam niyang mahilig ako mag-travel. Binigyan niya ako ng Hello Kitty traveling bag. Ang laki po niya. Ang daming kasha. So, ayun. Dito ko nilalagay yung tripod and monopod. Yung tripod, gamit ko po ngayon. Sa hindi ko mapapakita. So, ito yung monopod ko. So, yung ulo niya. Ito yung monopod, pang vlog. So, may travel or pang picture ng with friends. And then, si tripod niya. So, siya dito. And then, meron din akong dinadala. Ito. At dito ko nilalagay yung toiletries ko. Nakita nyo na ito dun sa what's in my luggage bag ba? Basta nung bago ako mag-fun run ng pinsan ko nung last year. Ayan. So, andito lahat. Ayan. So, yung mga shampoo, conditioners, bath soap, and bath scrub, feminine wash, for napkins. Ayan. So, ito pa pala. May dala kong scissors. Lagi ko itong dala pag nagta-travel. Kasi this really comes handy sa pagbubukas ng sachets. Yun, yun pa pala isa kong tip sa inyo, girls. Pag mag-out, yung mga magdala ng bote, please lang. Ang laki nun. Kaya, advice ko na lang is sachet na lang ng shampoos and conditioner para pagkagamit mo, tapon na lang. Hindi ka na mag-iintindi na, na, baka may tumapon sa uwian, di ba? Yun, pati sunblock ko, nakasachet lang. Para, yun nga, iwas tapon. And then, for face soap, so, syempre, yung face soap natin, hindi naman nakasashay usually. Kina-transfer ko na lang sa mini bottle. Same with my makeup remover. Ayan. Lalagay ko siya dito. Tapos may cotton akong dala. And cotton buds. Ayan. Open. Cotton buds.
Meron din akong, yun, nakamaliit na bottle. Bath soap. Tinransfer ko na lang dito para hindi na-hassle din. Ayan. So, ito yung mga toiletries ko. And, syempre, baka makalimutan natin. Asan na ba yun? Makeup pouch. Ayan. So, dito yung mga pangkilay, BB cream, yung hindi siya pang detach, yung pang first makeup of the day. Pangkilay, ganyan. Ilalagay ko na siya dito sa malaking bag pang gabit. Kasi mga pang retouch lang, like yung compact powder, lipstick, lip balm, lash on, nilalagay ko siya dun sa hand carry ko na bag na dinadala pag bababa ng isang scenery or ano, basta yung hindi mo na siya kakalkalin sa compartment mo sa sasakyan. Yan. Next ay, eto, yung kakalimutan, toothbrush. Ayan, toothbrush, hello, baby. Tapos ang importante pag mag-out ng toothbrush. Ayaw mahilo yung kausap mo. No? And then, yung Instax na camera. Ayan. Yung bag pa may loves, lalabs. For capturing simple yet memorable moments. And then, ilagay ko sa isang bag yung accessories niya. Like yung films, yung battery, yung lens. Andito siya. Ayan. Ito, si Melody na ginamit ko kasi para partner silang color pink. Nagdala rin ako mini card case. Kasi dito ko nilalagay yung mga pictures. Puti ng mukha ko dito. Sinagap ko yung flash eh. Yeah. So, after mag-take ng Instax pictures, sinushoot ko na dito para hindi siya ma-damage or anything. And then yung batteries. Ang cute ng batteries ng Hello Kitty. Hello Kitty! There. And, yun nga, yung lens. Yung lens ng Instax. So, dito ko nilalagay yung accessories ng Instax camera. Then, meron din akong dalang slippers, bedroom slippers, bukod dun sa slippers na pang beach or pang swimming pool. Ayoko kasi talaga ng nakapaa. Kaya nagdadala ko sarili kong chinelas. Hindi naman din lahat ng hotel ay may pag-chinelas. Kaya nagdala ko ng sarili ko. Diba? Ayan. And this comes very handy. Labas ko ng CR na kasi yung ito din. And ang ating waterproof pouch. Oh, para pag malapitan sa dagat or sa may anong tubig. Make sure pala na ganito yung seal. Huwag kayong bibili nung pinufold lang na ganun. Nadali yung phone ko dati dun. And ito yung bibili nyo yung seal. Sure to na hindi siya babasa. Guaranteed. And I also have wet wipes. Excuse me. Wet wipes for emergency sa travel. Yeah, okay. I guess that's everything. Ow, sorry. Neck pillow for long travels. Kahit short travels lang. Sarap may punan. So, makalimutan dalhin ay ang shades. And so, that's all. That's everything I have for you to share kung paano ko mag-pack ng things. Sana may matutunan kayo na tips para mapadali ang pag-pack niyo ng things. Thank you for watching, guys! Happy summer! Yeah.